Yo, what's up mga master? Good day sa lahat. Welcome back sa ating channel. Sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat. Kung bago ka pa lamang sa channel na to, so alam mo na yan, subscribe mo na yan master. So today's video, pag-uusapan natin ngayon, ano-ano nga ba yung mga requirements at conditions sa pagbabakasyon. Ano-ano nga ba ang mga kailangan gawin at kung ano nga ba yung mga requirements sa pagbabakasyon 2023. So, meron tayong dalawang category. Una, yung kondisyon ng kumpanya na pinagtatrabahuan natin. At yung pangalawa is yung mga requirements. Doon muna tayo sa kondisyon. Sa kondisyon, depende yung sa company natin. Like sa amin, yung kondisyon ng company namin, pag-uwi ng Pilipinas, walang quarantine doon. Pero pagbalik natin ng Taiwan, pagbalik namin ng Taiwan, may quarantine kami. 7 to 8 days ang bubunuin namin. Diretso kami ng hotel. Pero pwede kaming pumasok sa trabaho. Sabihin, trabaho, paglabas, diretso sa hotel. Trabaho, diretso sa hotel. So, hindi lang kayo pwede pumasok ng dorm. And then, sa pag-quarantine naman, sagot mo yung lahat ng expenses doon. Ikaw yung magbabayad ng rent ng hotel na pag-quarantinean mo. At hindi pwede yung transient hotel. Dapat talaga yung hotel na accredited ng kumpanya. Yung makapagbibigay sa atin ng certificate of stay, parang gano'n, na doon talaga tayo naka-quarantine. So, yun lang sa condition. Doon naman sa mga requirements. Sa mga requirements, common sa lahat ng mga master. Kailangan mong kumuha ng SS, magbayad ka ng SS, magbayad ka ng pag-ibig, magbayad ka ng OWA. So, yung tatlo na yun. Ngayon, pag meron ka ng tatlo na yun, bigay mo na sa broker mo para yung broker mo naman ang kukuha ng re-entry pass mo at saka ng labor's contract. So pag okay na yon, balik ka ulit sa Meco para kumuha ka ulit ng OEC. Kasi yung OEC, ang requirements naman nun, yung labor's contract at yung re-entry permit. At the same time, sa OEC nga pala mga master, kailangan maayos yung airrig natin. Yung airrig natin, kung hindi nyo na nabubuksan kasi matagal na, kung meron na kayong airrig number, huwag nyo nang galawin. Kung nakalimutan nyo na yung email address nyo, huwag nyo nang galawin. Punta na kayo sa Meco, may mag-a-assist dun. Kasuyin nila yan para mas mabilis. Kasi ang airrig, napaka-sensitive. Kunting mali mo lang, na dumadoble mo yung airrig mo, di mo talaga mabuksan yan. So, magka-problema ka dun. So, yun. Pag nakuha ka ng OEC, yan. Pwede ka nang kumuha ng hotel. Magpabuka na ng hotel mo. At the same time, magpabuka na rin ng ticket mo. So, pag okay na lahat, ayun, pwede ka na mag-vacation. Ayun lang, yun lang yung mga requirements natin. So, sana may natutunan kayo, mga master. Maraming salamat. 2!